Hello guys! Bago ko simulan yung video, gusto ko munang i-greet ng happy, happy Father's Day yung lahat ng mga tatay, ama, father, dad natin. Kasi nga, today is Father's Day, so gusto ko bigyan ng tribute lahat ng ama. Gusto kong i-greet sila at pasalamatan sa lahat ng kanilang kadakilaan, lahat ng kanilang sakripisyo, at lahat ng kanilang ginagawa para sa kani-kanilang mga pamilya. So, ngayong araw naman na to, itong video ko is primarily, I'd want to introduce to you yung father ko rin. I call him Papa. Tapos, I'd want to share with you yung experiences ko as his daughter at saka lahat ng mga qualities niya, maybe good, maybe bad, as a tribute for him also. So, itong video na to ay pagpupugay para sa lahat ng mga ama na nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya at para sa kanilang mga anak at asawa. My father was a mining engineer para sa isang mining company sa Tuba, Benguet. Nagtrabaho siya doon for 25 years or more, I believe. Tapos, doon na rin sila nagkakilala ng mom ko. Doon na rin sila gumawa ng pamilya. Tapos, doon na rin kami lumaki. Most of our lives, nandun kami and doon nagtrabaho yung father ko nga, as I've said kanina, parang more than 25 years. Yung buhay niya, So, yung buhay niya, dinedicate niya sa pagtatrabaho niya. When I was young, naalala ko, meron kasi doon pag mining engineer ka, usually, may shifting eh. May first shift, may second shift, may third shift. So, pag first shift siya, papasok siya sa work ng maaga. Maybe 6 a.m. yata, tapos uuwi ng 4 o'clock. Pag second shift naman, siguro 2 o'clock, tapos uuwi ng 10. Tapos pag third shift, gabi na siya papasok, uuwi na siya ng 6 a.m. So, ganun yung buhay namin. Lagi siyang nagpapalit-palit ng shift. So, nasanay na rin kami. Pero ang fear namin nun, kasi since mining engineer nga siya, bumababa siya underground. So, dati, lagi ako nagpipray na sana pagkatapos ng shift niya, lalabas siya ng safe. Kasi syempre, iba yung fear mo nun, lalo na pagbata ka. Kasi hindi mo alam kung anong mangyayari underground. Tapos, nung lumaki na rin ako, na-realize ko na ganun pa rin talaga. Na if your father is working underground, pag minero siya, mining engineer man, lahat sila pumapasok underground. So, isang paan na nila yung nakalubog sa hukay. Ayun, yun ba yung term na ginagamit nila? Kaya, pag pumapasok siya doon, lagi kami nagpre-pray na makakalabas din siya ng buhay kasi may mga incident din dati doon na may mga namamatay, may mga nahuhulog, may mga hindi na nakakalabas ng buhay. Kaya yun yung parang isa sa pinaka-greatest fear ko when I was growing up. Now, fast forward, naging head siya ng safety department. So, while head siya ng safety department doon, lagi siyang nagsispearhead na ng mga rescue operations. Marami siyang pinuntahang rescue operations. Meron yung sa Quezon, sa Real Quezon. Yun yung isa sa mga natatandaan ko. Meron din yung sa Luwakan, sa Baguio, yung nag-crash yata na helicopter. Yung sa Quezon, ang naalala ko, if I'm not mistaken, meron yung pamilya na natabunan sila. Yung building, ang alam ko, natabunan siya. Tapos, nasa ilalim pa yung pamilya. One night, sabi niya, tinawag niya yung isa sa mga kasamahan niyang rescuer. Kasi nandun sila sa area nga nung site. Kasi the following day, gusto na daw i-backhoe yung lugar. Pero habang tahimik daw, ito yung kwento sa akin ng father ko. Habang tahimik daw, kasama niya nga yung isa sa mga rescuer, narinig daw nila na parang may tunog ng coin. Tuk-tuk, gumaganon daw against bakal. Or may narinig lang silang sound. Tapos, kinabukasan, sila na yung naghukay agad. Talagang hinukay nila, hindi sila pumayag na i-backhoe muna. And luckily, nakita nila doon yung isang grupo ng mga individuals na buhay pa. May bata,
may matanda, may teenager. I don't know the exact number, pero siguro mga pito sila. Tapos, tumawag siya sa amin. He was very, very happy na na-save nila yung mga tao na nasa ilalim ng hukay na mahigit isang linggo na yata silang nandun. So, ganun lagi yung naging life niya. Pag may rescue operation, siya yung nagsispearhead ng mga rescue operations. Tapos, every time na successful sila, he would be very, very happy na magkukwento sa amin na naging successful nga yung ginawa nilang rescue operation. Yun yung lagi niya sa akin sinasabi na you always have to work hard para mahalin ka rin pabalik ng trabaho mo. So, growing up, nakita ko na talagang, siguro isa siya sa mga tao na nakilala ko sa buong buhay ko na talagang sobrang, sobrang sipag. At saka, lagi siyang on call. Pag may tinatawag na problema sa trabaho, lagi siyang nandyan para magtrabaho. So, kaya ayun, laging may arguments kasi nga ayaw niyang papigil. Talagang yung life niya dedicated sa work. So minsan, dahil kine-question na namin na bakit puro work yung ginagawa, ito yung sinabi niya sa amin. Mahal ko yung mahal ko kayo, kaya mahal ko yung trabaho ko. Yun yung pinaka sinabi niya na tumagos talaga sa amin. Again, sinabi niya, mahal ko kayo, kaya mahal ko yung trabaho ko. Kaya doon namin na feel na ginagawa niya talaga lahat yun, pati yung sacrifices, it's because of us, because he wants to really, really provide for us. Yun. And then, fast forward to March 2013, may isa na namang rescue mission. Actually, kamamatay lang nung brother niya during that time. If I'm not mistaken, March 3, yung brother ni Papa sa US, namatay. So, he was still grieving. Ang sama-sama ng loob niya kasi pinaka-close daw, isa sa pinaka-close daw niya na kapatid, yung nasa US, and then namatay nga. And he was really devastated, pero he was not showing us. Pero, may tumawag na naman sa kanya, I think isa sa mga boss niya at sinabi na there's another rescue mission at kailangan daw siya doon. So during that time, pinigilan namin siya. Sabi namin, huwag na siya pumunta kasi mag-grieve muna siya. Siguro maiintindihan naman. Pero knowing him, syempre inuna pa rin niya yung rescue mission. Sabi niya, trabaho ko to. Kailangan paghiwalayin ko yung personal at saka yung sa trabaho. Kaya pumunta pa rin siya doon sa rescue mission. Now, during that time, nung pinakilala niya sa akin yung mga kasamahan niya doon sa rescue mission, mas na-appease naman yung loob ko kasi kilala ko naman sila or nakikita ko most of the time doon nga sa mining community kung saan ako lumaki. And alam ko naman na kaya nila yon. Sila yung mga tao talagang maaasahan mo. Sila yung mga tao na talagang teamwork yung gagawin. So, na-appease ako sa time na yon. Pero, after that, bumalik na sila ng Baguio. And then, after maybe 2 weeks, I received a call from my sister. Tapos, sinabi niya na sinugod daw sa hospital si Papa. Tapos, sobrang yung tawag na yon, yung pinaka-dreaded phone call of my life. Kasi andito ako sa Manila, malayo sa pamilya ko, tapos tatawagan ako. Yun yung sasabihin. So, hindi ko alam kung ano yung isipin ko that time. Yung mga katulad ko na malalayo sa pamilya, I know that you feel na ang gusto natin lagi is safety ng mga pamilya natin na malalayo sa atin. And ang hirap pag na-receive mo yung mga phone call na may nagkakasakit, may isinusugod sa ospital, kasi hindi mo alam yung gagawin mo, lalo na malayo ka. So that night, hindi ako mapakali kasi hindi ko alam kung anong mangyayari. And then, pagbalik ko ng Baguio, I learned na si Papa nga raw kailangan operahan sa ulo kasi parang may blood clot, parang ganon. And then during that time, ang sinabi nung doctor sa amin, 20% na lang yung chance niyang mabuhay pag pinaoperahan and 20% din pag hindi pinaoperahan. So kami, we're willing to take the chance, pinaoperahan pa rin namin si Papa. Tapos nung time na yon, after niya operahan, nakita namin lumalaban siya. Nakita namin na during that time, he was an epitome of strength. He was showing us na he's trying his hardest para mabuhay at lumaban. Tapos nangyari yun ng Good Friday. So I was very hopeful.
kasi Catholic ako, so sabi ko, siguro sa Easter Sunday would be a time for healing, magiging okay siguro siya. Yun yung na-feel ko. Pero nung Easter Sunday, yun yung time na binawian siya ng buhay. So never in my life kung nakita na mahina siya kasi lagi siyang nagba-basketball, lagi silang nananalo, umuwi na lang siya may trophy, tapos kinikwento ng mga kasamahan niya, magaling siyang mag-foul o nampa-foul, kaya nananalo lagi. Tapos volleyball, basketball, bowling, tennis, name it, lagi siyang nananalo dyan. Kaya talagang yung picture ni Papa sa mind ko is parang sobrang lakas, parang Superman, parang ganon. Pero everything changed in just one snap. And now, I just want to share with you yung iba sa mga tinuro sa akin ni Papa na iniwan niyang words. Kasi nung nilalamayan na siya, ang daming pumunta, as in super daming pumunta. Nakaka touch during that time kasi sabi nila, kinikwento nila kung gaano kabait or kabuti daw si Papa sa kanila. And from that, I realized kasi dati kinikwestiyon ko bakit ang dami-daming kaibigan ni Papa, bakit mabait siya sa lahat talaga. Tapos, mas especially mabait siya doon sa mga tauhan niya, doon sa mga minero niya, talagang iba siyang makisama, he treats people the same, lahat-lahat. Pero, I realized, sabi niya sa akin, alam mo, itong mga taong to na kasama ko lagi, sila yung taong magiging nandyan for us daw when the time comes. So, yun yung realization ko na you should be really, really good to everybody. Wala kang pipiliin. Dapat mabuti ka sa lahat at pakisamahan mo lahat. Also, lagi niyang sinasabi sa akin dati na, alam mo, Kat, mas maganda na ikaw ang inaagrabyado kaysa ikaw yung nang-aagrabyado. Ganun yung lagi niyang tinuturo sa amin na huwag kang manlalamang ng kapwa mo. So, lumaki kaming ganun. Ganun niya kami pinalaki dati na parang huwag kang manlalamang, maging mabuti kang tao, mas maganda na ikaw ang nilalamangan kaysa ikaw yung manlalamang. And then, sabi niya lagi, mamahalin mo yung trabaho mo. So, itong mga to ngayon, I'm sharing with you guys kasi para sa mga anak na katulad ko, I'd want to remind you na mahalin nyo yung mga magulang nyo, yung tatay nyo, habang andyan pa sila, huwag nyong isasantabi yung mga sakripisyon nila. Talagang kailangan ipagpasalamat natin lagi yung mga taong may nanay pa, may tatay pa, you are very, very blessed. So I feel that you should make the most out of it. You should tell them every day how much you love them. Kasi ngayon, yun yung hindi ko magawa with my father. Kasi syempre, as much as I'd want to make a tribute for him, nakasama siya, ini-introduce ko siya sa inyo, di ba? Mas okay yung ganon, but I cannot do that. Kasi wala na siya, but I feel that he is in a better place right now. I feel that he is looking down sa amin or he is guiding us every day. At saka, naniniwala ako na nandyan pa rin siya. Diba? So, ngayong Father's Day, gusto kong bigyan ng pagpupugay lahat ng tatay na ginagawa ang lahat para sa kani-kanilang mga pamilya. Ayun. Sorry, medyo emotional yung video na to kasi sabi nga nila, when you lose a person, hindi naman nawawala yung pain. You'll just learn to live with it. So siguro, kaya every time I talk about it, I talk about him, medyo emotional. But I hope that I was able to share with you my father's story. I was able to share with you a part of his life and somehow, sana, may napulot kayo sa naging buhay niya. Ayun. I hope you can also share with me yung experiences nyo with your father and why do you consider your father as the greatest or as one of the greatest blessing na binigay sa inyo, diba? So, ayun, again, sa mga tatay, sa mga father, sa mga dad, sa mga papa, itay,
Happy, happy Father's Day po sa inyo. May you enjoy this day. May you be pampered because you deserve all the love that you can get. Again, happy Father's Day po. Kailan lang ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin. Dahil sa inyo, napunta ako sa aking nais marating. Nais ko kayong pasalamatan kahit man lamang isang awitin. Parang kailan lang halos ako ay magpalimos sa lansangan. Dahil sa inyo, ang aking tiyan at ang bulsa'y nagkalaman.